kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Arsenio. Walang eksaktong taon. Bayawan Negros. Nang mga panahong ito, kasalukuyang namamasukan bilang trabahador sa isang malaking hasyenda itong si Arsenio. Bagaman may sariling tubuhan, pinili ng binata ang mamuhay ng hindi umaasa sa mga magulang. Kakaiba ang disiplina ni Arsenio. Dahil sa murang edad, nagkaroon ito ng direksyon. Pangarap ng binata ang magtapos ng pag-aaral. Inipon ito ang kanyang sweldo upang ipangtustos sa kolehiyo. Dahil din sa kasipagan nito, itinalaga siyang engkargado ng may-ari ng hasyenda. Ipinadala ang binata sa isa sa mga taniman ng kanilang amo. Nasa gilid ng kabundukan, mahigit kumulang 10 hektarya ang taniman ng tubo sa lugar. Nagretiro na ang unang engkargado, kaya naman si Arsenio ang ipinalit. Ngunit bago pa man umalis ang matanda ay may binilin ito sa kanya. Ikaw ba ang bagong engkargado? Ang bata mo ah. Siguro masipag ka, kaya napansin ka ng amo natin. Pero hindi na mahalaga yun ah. Isang bagay lang ang gusto kong ipaalam sa'yo. Mag-iingat ka sa bandang gitna ng tubuhan. Maraming engkanto ang nagtitipon doon, lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Wika ni Mang Ernesto. Ngunit si Arsenio ang tipo ng taong hindi naniniwala sa mga engkanto. Pasensya na po, Manong, pero hindi po ako naniniwala sa mga engkanto. Pero mag-iingat pa din po ako. Salamat po ah. Ano po palang pangalan nyo? Tugon ni Arsenio. Ernesto ang pangalan ko. Sige na, mauuna na ako ha. Medyo hapon na eh. Malayo pa ang lalakarin ko. Pagpapaalam ng matanda. Inihatid ng binata si Mang Ernesto papunta sa labas ng taniman. Hanggang dito na lang ako, Manong. Kailangan kong punta ng iba pang tauhan para kausapin. May mga bagong alituntunin yung amo natin eh. Kailangan ko silang masabihan bago magsimula ang araw bukas. Wika ni Arsenio at kagad nang umalis. Nang gabing ito, habang masayang naghahapunan ang mga tauhan, narinig ng binata ang pag-uusap ng ilan sa mga ito. Tungkol ito sa sinasabi ni Mang Ernesto. Napailing ang binata dahil iba ang kanyang paniniwala. Akmang aalis na sana siya. Ngunit bigla siyang tinawag ng isa sa mga matatanda. Diba ikaw yung bago naming engkargado? Halika, maupo ka sa amin. Wika ng isa sa matatanda. Naitago na lang natin sa pangalang Mang Junio. Hindi naman tumanggi ang binata. Nakiupo ito at nakipag-usap sa mga kasamahan. Naalala ni Arsenio ang sinabi ni Mang Ernesto. Matanong ko lang po. May nabanggit po sa akin si Mang Ernesto tungkol sa gitnang bahagi ng tubuan. Totoo po bang may nagtitipon ng mga elemento kapag bilog ang buwan? Tanong ng binata. Medyo napalakas ang pagsasalita nito, kaya lumingon sa kanya ang mga kasamahan. Yan talagang Ernesto kahit kailan, oo. Bueno, total nasabi na sa'yo. Totoo ang mga sinabi niya. Hindi rin namin alam kung bakit yon ang pinili nilang lugar. Kaya hindi kami nagagawi doon kapag tanghaling tapat. Dahil baka may matabig kami at gantihan ng mga hindi nakikitang nilalag.
tugon ni Mang Hunyo. Napangiti lang si Arsenio. Kitang-kita dito na hindi siya naniniwala. Alam kong mahirap paniwalaan ang mga sinasabi namin dahil hindi mo ito personal na nakita. Hayaan mo, ikaw mismo ang makakasaksi ng lahat ng sinasabi namin. Muling wika ni Mang Hunyo. Hindi na nagsalita pa si Arsenio. Pinili na lang nitong manahimik dahil baka sumama ang loob ng mga kasama. Kinabukasan, maagang gumising ang binata upang simula ng trabaho. Maglalagay kasi sila ng abono sa araw na yun at kailangan nila itong gawin bago pa mananghalian dahil maaaring matuyo ang abono at hindi masipsip ng lupa. Nakisali na din si Arsenio sa mga kasamahan at saktong papalapit na siya sa gitnang bahagi ng tubuhan. Medyo mataas na din ang mga tubo at kumakapal na ang mga dahon, kaya hindi mo makikita ang tao sa tabi mo. Laking gulat ng binata dahil nakita niya ang isang malaking umbok ng lupa sa kalagitnaan ng taniman. May taas itong mahigit 7 talampakan at ang lawak nito ay aabot ng mahigit kumulang 3 metro. Iniwasan na lang ito ng binata at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Pagsapit ng tanghalian, habang kumakain ay binanggit niya ang nakita kay Mang Hunyo. Manong, may nakita po kong umbok ng lupa doon sa gitna ng tubuan. Saka, kung hindi yun nagagalaw, bakit walang tumutubong damo? Napahinto sa pagkain si Mang Hunyo. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, Eo. Ang lugar na yon ay pinagtitipunan ng mga elemento. Hindi ka dapat pumasok doon. Iniiwasan naming lahat ang lugar na yon. Dahil minsan ang namatay ang isa sa mga kasamahan natin, hindi siya nakinig kay Mang Ernesto. Wika ni Mang Hunyo. Salip na makinig sa sinasabi ng mga kasamahan, lalo pang nabuksan ang kuryosidad ng binata. Araw ng Biyernes ng mga sandaling iyon, walang trabaho ang mga tao kinabukasan. Ang ilan ay nagpaalam na umuwi na sa kanilang mga pamilya. Ang tanging naiwan doon ay si Mang Hunyo at si Arsenio. Mang Hunyo, kayo po ba? Hindi kayo uwi? Tanong ni Arsenio dahil nakita niya ang matandang nag-aayos ng mga kagamitang pangbungkal sa bodega. Hindi, iho. Malayo ang lugar ko kaya magsasayang lang ako ng pamasahe kapag uuwi ako. At isa pa, wala din akong pamilyang uuwian. Tugon ni Mang Hunyo. Ah, ganun po ba, Manong? Ah, sige po. Sasabayan nyo na lang ako sa hapunan, ha? Nakakalungkot po kasing kumain mag-isa, eh. Muling wika ni Arsenio. Matapos magapunan ay naupo ang dalawa sa ilalim ng puno. Saktong kabilugan ng buwan ng sandaling iyon. At habang nag-uusap ay biglang natahimik si Mang Hunyo. Bakit po, Manong? May problema po ba? Tanong ni Arsenio. Huwag kang maingay. Hindi mo ba naririnig? Tugon ng matanda. Tumahimik si Arsenio at pinakinggan ang paligid. Nanindig ang balahibo ng binata nang marinig ang napakagandang boses ng isang babae. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa kwartel. Delikado dito sa labas. Wika ng matanda. Nagmamadali na siyang tumayo. Sandali lang po, Manong.
Saan po ba nanggaling yung boses? Huwag nang maraming tanong pa. Kung mahal mo ang buhay mo, pumasok ka na sa kwarto at huwag kang magpapakita sa kanila. Tugon ni Mang Arsenio. Sinara niya ang pintuan ng kwarto. Samantalang si Arsenio naman ay nanatili sa labas. Ilang sandali pa, narinig niya ang boses ng isang lalaki. Tinatawag ang pangalan niya. Sinunda ng binata kung saan nanggagaling ang boses. Patuloy siyang naglalakad. Hindi niya alintana ang kapal ng dahon ng mga tubo at ang pagpigil sa kanya ni Mang Hunyo. Maya-maya ay natagpuan ang binata ang sarili sa gitna ng tubuhan. Nakatayo siya malapit sa umbok ng lupa. Inilibot nito ang tingin sa paligid. Walang nakitang tao si Arsenio ng mga sandaling iyon. Laking gulat ng binata dahil biglang yumanig ang lupa. Napaupo si Arsenio habang pinagmamasdan ang malaking umbok ng lupa. Unti-unti itong nagkakaroon ng mga bitak. Patuloy ang pagyanig ng lupa dahilan para tuluyang gumuho ang umbok. Tumambad kay Arsenio ang makinang na bato. Nagliliwanag ito sa sinag ng bilog na buwan. Hindi alintana ng binata ang nangyayari sa paligid. Nakatuon ang kanyang pansin sa makinang na bato. Unti-unti ay inaabot niya ito hanggang sa tuluyan niyang mahawakan. Ngunit ilang sandali lang, biglang may mga kamay na humawak sa leeg ng binata at ibinitin siya paitaas. Bitawan mo ang mutsa ng lupa. Wala ka ni katiting na karapatan upang hawakan ang bagay na yan. Wika ng hindi nakikitang nilalang. Alam ni Arsenio na may nakasakal sa kanya. Naririnig niya itong magsalita, ngunit hindi niya nakikita. Hindi na makainga ang binata ng mga sandaling iyon. Ngunit pilit siyang kumakawala mula sa pagkakasakal. Naalala nito ang maliit na kutsilyong nakatago sa bulsa. Dali-dali itong kinuha ng binata. Sinugatan ang hindi nakikitang kamay. Napayaw sa sakit ang nilalang. Dahilan para mabitawan siya nito. Walang sabi-sabi ay nilunok ni Arsenio ang hawak na bato. Matapos niyang gawin ang bagay na yun, nakarinig siya ng sigawan na parang nagmumula sa mga taong nagpoprotesta. Hindi mo alam ang ginagawa mo, bata. Kinuha mo ang tanging pinagkukunan namin ng lakas. Wika ng nilalang. Napalingon si Arsenio sa kanyang likod at nanlaki ang mga mata. Kitang-kita nito ang napakaitim na nilalang. Nakatitig sa kanya na parang gusto siyang patayin. Hindi ko alam kung ano kayo, pero pasensya na. Hindi ko rin hahayaang mamatay ako dito. Gamit ang maliit na kutsilyo, ipinagtanggol ng binata ang sarili laban sa mga elemento. Isa-isang sumasalakay ang mga nilalang. Pilit siyang hinihila ng mga ito at iginagapos. Ngunit hindi nila magawang pigilan ang lakas ng binata. Tuloy lang sa pakikipaglaban sa mga elemento. Hindi na napansin ng binata ang oras. Nang mapatingala siya, nakita niyang unti-unti nang nagliliwanag. Kasabay nito ay naglalaho na ang mga nilalang. Nagtagumpay ka, binata. Napatunayan mo na karapat-dapat ka sa mutya. Sana lang
Huwag mo itong gagamitin sa hindi magandang gawain. Uwi ka ng kapre. Agad na itong naglaho kasama ng iba pang elemento. Napaupo na lang si Arsenio sa lupa. Saka pa lamang nito naramdaman ang pananakit ng katawan at sobrang pagod. Habang nakatitig sa malayo, bigla niyang narinig ang boses ni Mang Hunyo. Salamat sa Diyos at natagpuan kita. Nandito ka lang pala. Ilang beses na akong nagpabalik-balik sa lugar. Nilibot ko na yung buong taniman. Ano bang nangyari sa'yo, Arsenio? Tanong ng matanda. Hindi na nagawa pang sumagot ni Arsenio dahil sa sobrang pagod. Inalalayan na lang ito ng matanda papunta sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Hapon na nang nagising si Arsenio, ngunit tila nanibago ito sa katawan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila gumaan ang kilos nito at nawala ang pananakit ng katawan ng binata. Paglabas nito sa kwarto, nakasalubong niya si Mang Hunyo, may dalang mainit na sabaw. O buti naman gising ka na. Eto, nagkatay ako ng manok. Higupin mo muna tong sabaw ng tinola habang mainit pa. Uwi ka ni Mang Hunyo habang inilalapag ang mangkok ng bagong lutong tinola. Naupo ang binata sa harapan ng mesa. Nakiupo din si Mang Hunyo at tinanong nito kung ano ang nangyari nung natagpuan siya ng matanda. Ang totoo, Manong, hindi ko din po alam kung ano'y nangyari. Nakita ko na lang yung sarili ko sa lugar na yun. Tugon ni Arsenio. Pinaliwanag din ito ang tungkol sa maliwanag na bagay na nakita niyang lumabas mula sa punso. Nanlaki ang mga mata ni Mang Hunyo nang marinig niya ito. Sinasabi ko na nga ba, kanlungan ng mutsa ang umbok ng lupang yon. Kaya naman pala napakaraming elemento nagtitipon at nagpaparamdam. At ito din ang dahilan ng pagkamatay ng ilan sa mga kasama natin. Alam nilang may mutsang nakatago sa lugar. Eh teka, nakuha mo ba yung mutsa, Arsenio? Wika ni Mang Hunyo. Nilunok ko na manong eh. Yun lang ang alam kong paraan para hindi makuha sa akin ang mga elemento yung mutya. Napasapo ng unoo ang matanda. Ngunit wala na silang magagawa dahil nasa loob na ito ng katawan ni Arsenio. Mas mabuti na ang ganon. Walang makakakita. Ngunit siguradong mararamdaman ka ng mga taong may alam sa mga ganyan. Lalo na ang may masasamang hangarin. Muling wika ni Mang Hunyo. Napaisip naman si Arsenio kung nagawa siyang proteksyonan ng mutsa laban sa mga elemento, bakit hindi niya ito gamitin laban sa mga taong magtatangka sa kanya? Sa palagay ko, Manong, hindi ako papabayaan ng mutsa. Pero gusto ko sana makasigurado eh. May kilala po ba kayong may alam tungkol sa ganitong gamit? Kasi sa totoo lang, Manong, hindi ko nauunawaan kung anong nangyayari. Tugon ni Arsenio. Sa bayan, may kilala akong manggagamot. Pero hindi ko sigurado kung may alam siya tungkol sa mga mutsa. Ang dapat nating lapitan, mga babaylan, o hindi kaya ang tengero. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam si Mang Hunyo na bababa ng baryo upang bumili ng tabako. Naisipang sumama ni Arsenio dahil wala naman siyang gagawin sa taniman. Pagkarating ng dalawa sa baryo, agad nilang pinuntahan ang tindahan ng tabako. Napadaan sila sa mga kalalakihang nag-iinuman. Kilala ni Mang Hunyo ang mga yon
Alam niyang walang gagawing mabuti ang grupo. Mag-iingat ka sa mga yan, Arsenio. Walang gagawing matino ang mga yan. Kaya hanggat maaari, umiwas ka na lang sa kanila. Uwi ka ng matanda. Ngunit kahit anong ginawa nila, nakuha pa din ni Arsenio ang pansin ng mga ito. Hoy! Ikaw, yan lang kita nakita dito. Tagasanga! Uwi ka ng lalaki. Ako ba? Ako ba yung tinutukoy mo? Tugon ng binata habang lumilingon sa paligid. Ikaw nga! Bakit? Ang palagay mo sa akin, duling? Sa'yo ako nakatingin ah! Bagyang natawa si Arsenio sa sinabi nito dahil talagang salubong ang mga mata ng lalaki. Pasensya ka na ha. Akala ko hindi ako yung kausap nyo eh. Taga kabilang baryo ko. Arsenio ang pangalan ko. Pagpapakilala ng binata. Ngunit imbis na magpakilala, tila na insulto ang lalaki. Wala akong pakialam kung sino ka. Tinawag mo akong duling. Alam mo bang walang tumatawag sa akin ng ganyan? Walang tumatawag sa akin ng ganyan ang hindi ko ginugulpe. Muling wika ng lalaki. Sa pagkakataong iyon ay pumagitna si Mang Hunyo upang awatin ang dalawa. Apaeng, hindi naman kailangan umabot sa ganito, di ba? Wala namang masamang ginagawa yung kasama ko. Pwede bang... Hindi na natapos ng matanda ang sasabihin dahil bigla siyang sinapak ng lalaki at dito na uminit ang ulo ni Arsenio. Walang kasalanan yung matanda sa'yo ah. Ganyan ka ba talaga? Salubong na nga yung mga mata mo. Napakabantot pa ng ugali mo. Dahil sa sinabi ni Arsenio, nagtayuan ang mga kalalakihan sa lamesa. Hinawakan ng lalaki si Arsenio sa kwelyo ng damit. Sinubukang itaas, ngunit hindi nito magawang pakilusin ang katawan ng binata. Oh, anong problema kaibigan? Bakit parang hindi mo kumangat? Tanong ni Arsenio. Kung titignan ay higit na mas malaki ang katawan ng lalaki sa kanya, hinawakan ng binata ang kamay nito. Bitawan mo ang damit ko, kaibigan. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Uwi ka ni Arsenio. Ngunit lalong uminit ang ulo ng lalaki. Sinuntok nito sa mukha ang binata. Laking gulat ng lahat dahil halos mabali ang mga daliri ng lalaki. Walang iya ka! Anong ginawa mo? Uwi ka ng isa sa mga kasamahan nito. Sinugod niya ang binata. Hinayaan lang ni Arsenio na tamaan siya ng mga ito. At kagaya ng nangyari sa kasama nila, parang hinampas sa matigas na pader ang kanilang mga kamay. Maraming tao ang nanonood sa kanila ng mga oras na yun. Kitang-kita nila ang pangyayari. Nakatayo lang ang binata habang pinagmamasdan ang mga kalalakihang namimilipit sa sakit. Aalis na sana sila ng matanda. Ngunit biglang sumigaw si Paing. Ay, diyan ka lang! Hindi pa tayo tapos! Nanglingunin ni Arsenio. Nakita niyang may hawak na barel ang kalaban. Bagyang nakaramdam ng takot ang binata dahil hindi niya alam kung sakop ba ng kakayahan ng mutsyang tangan ang proteksyon laban sa bala ng barel. Walang ano-ano ay pinaputok ni Paing ang hawak na sandata. Napasigaw ang lahat dahil nakita nilang bumulugta sa lupa si Arsenio. Ngunit ilang segundo ang nakalipas. Nagawang tumayo ng binata. Sinapo nito ang kanyang dibdib
upang masiguradong wala siyang pinsala. Saksing buhay ang lahat ng naroon. Kung papaanong tumayo ang binata matapos siyang tamaan ng bala sa dibdib. Muling nagpaputok si Paing. At sa pagkakataong iyon, panatag si Arsenio na hindi siya tatabla ng bala. Nilapitan nito ang kalaban at kinuha ang hawak na baril. Sabay suntok sa sikmura, dahilan para mawalan ng malay ang lalaki. Matapos ay minabuti ng matanda na umalis na sa lugar. Ang mabuti pa umalis na tayo dito, Arsenio. Natuto na siguro ang mga yan. Hayaan mo na sila. Wika ng matanda. Sumang-ayon ang binata at dali-dali silang umalis. Simula ng araw na yun, pinangilagan ng mga tao ang presensya ng binata. Iginalang nila ito dahil hindi naman gumagawa ng masama si Arsenio. Salip ay madalas pa itong nagiging tagapamayapa kapag may mga kaguluhan. Sa paglipas ng ilang taon, nakapagtapos ng pag-aaral ang binata at naging ganap na pulis. Dito mas nagamit ang taglay na kakayahan. Maraming kriminal ang napakulong at kabilang sa mga ito ay malalaking sindikato. Nakatanggap ng maraming parangalang binata at kinilala ang katapangan sa buong probinsya. Sa kasalukuyan, nakapagretiro na ito, namumuhay kasama ang pamilya, nakapagpundar ng sariling lupang sakahan at itinuon ang buhay sa pagiging pinuno ng kanilang barangay. Maraming magagandang bagay din ang nagawa niya para sa kanilang lugar. At isa na nga dito, ang pagsugpo ng kriminal at ilegal na gawain. Kailanman, hindi nakalimutan ng mga tao ang nagagawa ni Arsenio. Oo nga at maraming kumalaban sa kanya. Ngunit mas marami pa ring nagmamahal kay Senyong Bakal. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Muli ano kung sakaling nabitin kayo sa storya natin, tatlong YouTube channels natin, ang Ninuno, Kwentong Bayan at Pintados. Pwede niyong bisitahin yung iba kung sakaling nabitin kayo. Muli maraming salamat, paalam.